ang tatamaan lang nung restriction sa Google is yung mga bagong lalabas na Huawei. Pero yung mga nakalabas na sa market na Huawei is hindi siya tatamaan. Kumbaga ang tatamaan lang ng Google ban, Android ban is yung mga Good day, Progressor! This is your Progressor, Merge Garcia, and welcome back to my YouTube channel. Ganda mo dyan. Singkit. So yun guys, this past few days, ano na Huawei? Kung narinig nyo na yung balita about kay Huawei, guys, nalulungkot po ako at pinapagubot ko po ang taus-puso kong paki... Hindi. Joke lang guys. Ah. Guys, kung narinig nyo na yung about kay Huawei, nakaban na sa kanila. Si Huawei po ang nakaban sa Google and Android, kaya. Yung Google and Android. Android and Google, magtutuloy yung kanilang yung pagiging ban sa Android and sa Google. Effectively, simula nung na-announce 'yon, 90 days. Bago sila mawala na access kay Google. Ang totoong nangyari po kay Huawei and kay Trump, si Huawei daw kasi is parang naging espiya. Or should I say, sabi ni Donald Trump, ginagamit daw ng Huawei devices yung kanilang mga devices bilang pang-espiya sa Amerika. Sabi kasi nila is nakakabahala daw, baka daw mamaya kasi is ginagamit ng Huawei yung kanilang item para mag-spy sa US. Kunting backtrack lang tayo pagdating kay Huawei, no. Yung Huawei is a China brand na cellphone brand. Kung babalikan natin yung fast niya pang mga cellphone is I'm sure kayo din, isa din kayo sa mga nag-underestimate kay Huawei, kasi kung maaalala nyo, dati kasi is hindi pa ganun kaganda talaga yung cellphone na Huawei. So ako din, isa din ako na tingin ko sa kanya sobrang China yung brand niya. So hindi, I mean China talaga siya, pero what I mean is China yung brand niya dati. Pero ngayon, aminin naman natin guys, eh sobrang ganda na ng Huawei ngayon, from the camera, specs, sa gaming, as in talagang boom. Ganun na kaganda si Huawei. Hindi pa ako nakagamit ng phone ng Huawei, but fan din ako ng Huawei kasi nga doon sa kanilang specs. But even though wala akong Huawei phone, is sabi ko nga, fan pa rin ako. And actually, before tumunog yung balita, bala ko sanang kumuha ng Huawei Nova 3i. So yun, kasi ang ganda ng specs niya, and yung kanyang notch, yun yung isa pa sa sobrang classy kasi ng design niya. And ako kasi guys, fan talaga ako ng Asus. So yun, itong ginagamit kong pang vlog is yung Asus phone ko, Asus Zenfone 4 Max. Kaya yun, Asus baka naman, baka lang, baka sakali lang. Nangako si Huawei and yung CEO ni Huawei, and sige, i-overall na natin. Nangako si Huawei na magbibigay pa rin sila ng sulit and ng magandang serbisyo sa mga Huawei users, no. So ito na ngayon guys, nagbabalak si Huawei, no. And I don't know if nagbabalak or gumawa na sila or gumagawa na sila ng sarili nilang OS. Yun ang pagkakaalam ko, ha. Or ng kanilang parang sarili ng paano ko ba i-describe? Sa pinakamadaling paraan, example na lang natin si iPhone. So yun, parang magkakaroon siya ng sariling ganun. Like si iPhone is merong app store, meron siyang Apple store. So yun, parang meron siyang ganun. So parang iyon yung bagong kine-create ngayon ni Huawei, na magkaroon siya ng sarili niyang tama ba? OS ba yung tawag doon? So yun, alam ko iyon yung ginagawa niya. And actually parang naging ano pa to, eh. Parang naging angel in disguise pa kay Huawei to, kasi magiging isa na siya sa mga unique na cellphones
tulad ni iPhone. For more information guys, panood din nyo sa balita yung ibang information. Pero alam ko, yun po talaga yung gagawin ni Huawei ngayon. So, ni ahling tulad natin si Huawei sa isang tao, gumawa ng sobrang laking progress si Huawei hanggang sa makilala siya. Gumawa siya step by step, gumawa siya ng paraan para mas makilala pa, para mas maging unique siya sa lahat ng ibang smartphones. So yun, parang sa isang tao, parang ako si Huawei ngayon na nagsisimula ako sa pinakamaliit na bagay sa mundo. And I know if you're making a progress guys, if you're making a progress ha, kung ikaw sa sarili mo, kung alam mong gumagawa ka ng progress sa sarili mo, alam mo kahit na ang bagal ng process ng progress ng buhay mo, alam mo sa sarili mo na ma-achieve mo yun. Tulad lang ni Huawei na naging mabagal lang yung progress niya hanggang sa makilala siya sa market. As in talaga mag-boom siya sa market. Parang ikaw lang din yun. Nagsisimula ka sa maliit na progress hanggang sa lumalaki ka ng lumalaki. And hanggang sa ma-achieve mo yung progress na gusto mo. Ito nga guys yung lagi kong sinasabi, no? Trust the progress. Believe in yourself until you get your goal. Yan yung lagi kong sinasabi guys. Guys, always trust the progress. Kasi maliit man yan o malaking progress, it doesn't matter. Ang mahalaga, meron kang progress sa buhay mo na meron kang ginagawa. Hindi ka lang nakaupo dyan sa lamesa mo ngayon at naghihintay ka lang bumagsak yung grasya sa'yo. Sabi nga nila, kung gusto mong maging successful, gagawa ka ng paraan. Kahit na nakikita mo napaka-imposible, gagawin mong imposible yung imposible. Yun na nga yung topic natin about kay Huawei guys. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa guys. Huwag kayong malungkot guys kasi hindi mawawala si Huawei sa market. And ito pala, guys, si Huawei is, ang tatamaan lang nung restriction sa Google is yung mga bagong lalabas na Huawei. Pero yung mga nakalabas na sa market na Huawei is hindi siya tatamaan. Kumbaga ang tatamaan lang ng Google ban, Android ban is yung mga bagong lalabas pa lang sa market. So, alam ko iyon yung gagawin nila ng bagong OS or bagong basta yun, parang kay iPhone, tulad yung sinasabi ko kanina. Iyon yung gagawin. So, meaning yung meron ng mga Huawei cellphone ngayon, Huawei gadgets ngayon is safe kayo. So guys, na yun. Sabi ko nga, maybe merong konting restriction pero hindi naman overall mawawala. Sana may naitulong ako sa inyo para makikinga kayo about doon. Pinatupad nga ni Sir Donald Trump. That's it for today, Progressor. Sana nagustuhan niyo yung video natin. And sana nagustuhan niyo yung aral natin for today na iyan tulad si Huawei kay personal life niya. So yun guys, don't forget to subscribe here. Diba? Mali-mali dito ata. Subscribe here, guys. Dito dyan. Yan. Pindutin mo yan. Tapos, pindutin mo din yung katabi. Ito. Tapos, pag napindut mo yan, pindutin mo to. Yan yung nasa baba. Yung like. Tapos, baba ka, scroll down mo. Yan, mag-comment ka dyan. Mag-comment ka dyan, ha? So, yan, guys. Don't forget to like and subscribe. And don't forget to hit the notification button para lagi kayong update sa lahat ng vlogs. So yun, Progressors, lagi niyo tatandaan, trust the progress. Goodbye!